So magpapakilala muna ako. I'm Shalom Rodriguez. So tanong. I'm a registered chemist by profession. So I've been working sa animal health company. So basically this is more on sharing lang talaga, no. So pero meron din kaming etong business. Proprietor ako nito, Magayon Organics, ano. We do mga soap making training, and then we sell soap cutters. So what you will learn today, tonight, ano ba? Ayan. So formulate this your own dishwashing liquid, ano. So gagamit tayo ng SLS, surfactant na siya. So dito, hindi lang kayo depende kung ano yung kit na nabili nyo. Although you will be using a kit, so magwe-weigh talaga tayo kung ano. Kasi ang gagawin lang natin is ano lang, mga 1 kilogram batch lang. So maliit lang. So i-weigh natin yun. The same time, pwede nyo yung pwede nyo siyang paramihin. So mga materials and ingredients. Yan, materials and ingredients na gagamitin, saan siya makukuha. So ano yung mga alternatives, yan tuturo ko yan sa inyo ngayon. Step by step process paano gumawa. So ito i-demo ko sa inyo. Yan, mga chemical suppliers. Although hindi siya lahat, ano. So later may mga kasamahan tayo dito sa chat na may mga alam kung saan yung chemical suppliers. Okay, so yun. So start tayo sa mga tools and equipment. Ayan. So mga tools and equipment na kailangan natin for dishwashing. So number one is mixing container. Okay, so pwede yung mga container na ganito. Kung maliit lang, kung 1 kilogram. Or mga plastic pail, chemical pail yan, pwede yan. Or steel tank kung malakihan na. Or plastic drum. So, hindi naman masyadong complicated ito dahil ang process nito is more on mixing lang. No? Ayan. Weighing scale. So, napakahalaga ng weighing scale. Maraming nagko-consult sa akin. Wala silang weighing scale. At least, digital yung weighing scale nyo dapat. No? Ayan. Pwede mga 10 to, yung mga gantong weighing scale, 10, kaya dito ang 10 kilograms. So, depende na kung ang batch nyo is around mga yung 200 liters, 1 drum. No? So, pwede na siguro yung 100 kilogram. So, at least digital, mag-invest kayo sa weighing scale na digital. Yan, weighing scale. Napakalaga ng weighing scale sa formulation. Lalo na kapag nag-eeksperimento pa lang kayo. Para yung mga quantity, ma-re-record nyo ng tama. Okay, so mga wooden stirrer or PVC pipe, Or pwede rin kayo mag-invest sa mixer na talaga. Pero for this washing, slow mixing lang to. So hindi kailangan sobrang high-tech, hindi kailangan sobrang bilis. So later on, tuturuan ko kayo paano mag-mix ng SLS gel with less effort. So, hindi nyo naman kasi ito kailangan na haluin ng haluin. Kasi ang kailangan dito sa dishwashing is less yung bubbles. So, mga hand gloves kailangan nyo. Kasi yung mga chemicals na ginagamit natin dito is medyo medyo corrosive ng konti. So, lalo na yung mga SLS. Mga ngulubot talaga yung kamay nyo dyan. So, highly
degree sir, medyo corrosive siya. Okay, so mga highly reactant chemical to sa yun sa balat natin. Pag binasa niya yung mga MSDS niyan, so kailangan niya ng hand gloves. So kung ano, mas maganda may face mask na din kayo, ano. Yan, and mga packaging material. So mga PE bottles. Yan, pwede yung mga nilalagyan natin ng mineral water. Okay, so yan lang naman yung mga tools and equipment natin. Okay. Okay, sa mga materials and ingredients, yan, SLS gel or ano, sodium lauryl sulfate na gel or needle. So, maraming kit available sa market or sa mga group na nakikita nyo, gel lang yung ginagamit. Okay. Okay, SLS needle. So eto mas mataas yung ano, yung tinatawag na active surfactant matter. Okay. Degreaser labsa or labs na tinatawag linear alkene, alkyl benzene sulfonate. So yan yung grease cutter na tinatawag, degreaser, grease cutter, labsa, labs. Foam booster, Cedea or CAPB, pwede yan siya. So, ano yung Cedea? Coco, diethanolamine. Okay. CAPB naman is cocamide propyl betaine. Yun yung mga foam booster. Pwedeng dual booster. Pwedeng dalawa sila. Pwedeng isa lang. So, ano lang naman yan. Ang tawag dyan is bubble enhancer. Siyempre, mas mabula kasi. Pag sinabing, pag nagtatranslate yung bula sa para siyang mas nakakalinis. Mas nafe-feel nating nakakalinis kapag mas mabula yung sabon. Siyempre, ganun din. Marketing strategy din yun. Ano? Mas mabula, mas mabilis siya ma-market. Feeling ng mga tao, quality siya. So, yung iba, ang tinataasan to, itong foam booster. Okay? Salt is, yan ang nagpapalapot. Bakit lumalapot? Kasi, minamodify niya yung charge ng ano. Yung charge ng mga particles. Kaya siya lumalap. Okay, so usually industrial salt ito, ano? Or yung tinatawag na, ano, yung master chef ang ginagamit dito. Actually, pwede rin naman yung rock salt. Okay, pero may technique dyan sa salt. So later, ituturo ko sa inyo yung technique sa salt. So marami kasi, marami na ding nag-consult sa akin eh. So, yung iba napapasobra ng salt. Okay? Tapos, yung usually naman kasi ang tinuturo sa mga nasa kit is ilalagay mo na yung salt as solid. So, ang tekniko dito is saturated salt solution. So, later ituturo ko bakit saturated salt solution. So, dito sa technique ko naman na ituturo sa inyo tonight is ang salt solution ay nakadissolve na sa water. Okay. So, mas maganda to dahil mas magiging consistent yung magiging formula niya. Result. Okay. Dahil dissolve na yung salt. Hindi na siya matutunaw pa. Kasi pag natunaw pa yan sa ilalim, naglagay kayo ng solid, eh may solid pa. Natunaw siya sa ilalim, mag-iiba ng consistency yun. Okay. So colorant any compatible mga oil soluble or dye ano? So pwede yan. So remember colorant is pH sensitive. So kung ang pH niya acidic dapat ang color range ang range ng pH ng colorant mo is ano
nandun lang sa may range na yun. So, hindi siya nag-change. Water, pwede water o water soluble or oil soluble. So, antibacterial. So, ito yung active ingredient nyo. So, naglalagay tayo ng antibacterial, ano, para... So, ito na din ng nagsisilbing, ano, nagsisilbing preservative. BKC Acne Bio MX. So, water softener, EDTA or STTP. Bakit tayo nag-a-add ng water softener? So, yung iba kasi gumagamit ng tap water. So, mga chelating agent to, ina-attract nito yung ano, ina-attract nito yung mga calcium, magnesium, metal sa water. No? So, hindi na siya nag-i-interfere doon sa ano. Kasi kapag mataas yung calcium mo sa water, magnesium, usually calcium, magnesium. Kapag mataas yan, nag-i-interfere yan doon sa sabon natin. Bumababa yung ano niya, yung cleansing power. Kaya kailangan natin ng water softener. Kaya yung iba, kapag gumagamit ng tap water, bukod sa mabilis siya masira dahil meron din siyang mga bacterial content or coliform, di ba? Lalo kapag hindi malinis yung water, so mapapanis talaga yun. Maghihiwalay yung ano mo, yung dishwashing. Okay, so kailangan natin ng water softener. So scent, pwedeng fragrance oil or essential oils. So ito, itong pH balancer, optional na lang 'to, ano. Kung tama naman yung pH ng nagawa nyo or measure nyo yung pH. So which is usually mga around mga 5 to 7, ano, depende. So, pwede nyo i-adjust yung pH. So, yung ibang kit, meron ng sodium hydroxide. Okay? So, dahil nga acidic itong labsa, saka itong SLS natin, ano, medyo may pagka-acidic yan dahil sulfate siya. So, naglalagay tayo ng sodium hydroxide para mabalance yung pH. So, pag naglagay tayo ng sodium hydroxide, papunta sa basic yun. So, tinataas natin. So, yung slightly acidic, kunyari, nasa pH 2, 3, magiging 5 yun. So, ito naman is dilute lang. Diluted sodium hydroxide solution. So, kung gusto mo naman maging acidic yung formulation mo from sobrang basic naman, pwede kang gumamit naman ng citric acid. So, either way, pwede mo siya i-adjust the balance. Ayan, so formulation. So, share ko sa inyo yung, ano, yung formulation na meron ako. Ano. So, this is my ano, formulation. So, actually, ano, kinuha ko lang din itong formula na to sa isang nagbebenta ng kit, ano. So, siguro yung iba sa inyo alam na to. Kasi merong mga nagpa-tweak nito sa akin. So, this is water. So, basically it's 85% ng water natin. So, dito dalawa ang water ko. Meron akong water dito sa taas, which is 75%. And meron akong water dito sa baba, 11%. To dissolve lang yung salt. Ano? So, naghiwalay lang akong 2 liters. Around mga 2 liters. For this ano formula. So, mamaya ang gagawin natin is 1,000 grams lang. So, sobrang konti lang. But based on this formulation. Okay? So... around mga 4% ng SLS gel, 0.5 or 0.45% lang ng anti-grease or grease cutter na tinatawag. So yung ito dual surfactant to, ano. So halos ano din siya, 3.5% ng SLS needle.
So meron akong dalawang foam booster but ano, mas nangingibabaw dito sa formula na to yung CAPB. Okay. So 1.95 or almost 2%. And then nag-add lang ng konting sidiya at 0.3. Tapos ang preservative na ginagamit, antibac, is ano, BKC. So eto naman, pwede naman kayo kahit ano na to, no? Mga optional na to. Okay. So colorant as desired lang ano. So dito, dahan-dahan lang din kayo mag-add ng colorant. No? Depende lang sa dami. Okay. Scent. And then yung salt ko. So salt ko around mga 600 grams, pero hindi yan inuubos. No? So ngayon, yung 600 grams, i-dissolve ko yun sa around mga 2,000 grams na water. No? So totally, ang water natin dito is around mga 15. So meron pa akong 11% dito na water. So basically, ang dishwashing liquid is water. Kaya nga siya, ano eh, kaya siya madaling gawin. Dahil karamihan water lang siya, no? Okay, so yan yung ano, basic formulation natin. So I have here a weighing scale, ano, may SLS gel ako dito. Actually, itong raw mat ko na to, matagal na to eh. So nabili ko lang to sa isang ano, supplier. Nakalagay dito is Sorfagel, but this is SLS gel, ano. So meron akong ito, Sorfrels. Makita mo, luma na to, hindi ko pa nagamit. Hindi ko na nagamit, I mean. So kaya naisipan ko mag conduct ng ano, training. So Sorfrels or ano to, SLS needle. Yan, makita nyo para siya may mga needle. So, dalawa ang surfactant natin. Actually, this is from Sugumi. So, hindi pa rin natin to uubusin ngayon, ano, dahil kapag inubos natin yan, baka isang balde yung magawa natin. So, meron tayo ditong Kelasorp na tinatawag. But I think this is, hindi ko alam kung ano talaga to, ano. But I think this is STTP or EDTA. So this is your softener, water softener. Meron ditong line na nigas na. So hindi muna natin 'to gagamitin. This is used as pH adjuster lang. So pwedeng hindi mo muna 'yang gamitin, not until natetest mo. So I have here a preservative ano. Preservative lang nakalagay. So usually makikita nyo sa mga kit is preservative. So pwede nyo ring tanongin yung mga supplier nyo ano kung ano mga pwedeng preservative. I have here green colorant. Pero hindi ko alam, mukha siyang blue eh. Ay green pala siya, green. So this is as desired lang ano. So I have here anti-grease. Ito pa yung isang anti-grease. Sorfa grease na kalagay pero SDBS 90. So merong SDBS. So hindi ko pa siya dark na siya. So ito yung industrial salt. So siguro hindi siya masyadong pino, ano. And then meron ditong Sidea or Sorfa foam na tinatawag. May isa pa nawawala. So, gagawa lang ako ng ano, ng 1,000 grams. Para lang makita nyo, ano. So, pwede nyo namang i-ano yan, i-scale up. So, ang pinakauunahin ko is, ano, i-weigh ko yung water.
napagtutunawan ko sa kanya. So sa 1000 grams kailangan ko lang daw ng 7 magwe-weigh muna. Dalawa yung water ko, ano, meron akong 700 53 at saka 111 pang dissolve sa 33 grams na salt. So weigh muna ako ng 750. I-dissolve muna natin yung SLS gel. So, nakikita ba? So, napakahalaga ng weighing scale, ano? So, una nating i-weigh is water. So, this water comes from the water station. 753. Yan, 753. Tapos, magwe-weigh pa ako ng isa pang water pang dissolve sa... pang dissolve sa salt. So, kailangan ko ng 33 grams na salt. Or gawin na nating 34. Tapos, didissolve ko siya sa 111 grams na water. So, actually, ang ginagawa talaga natin dito is saturated solution. So, pwede naman na maglagay ka lang na maglagay ng sodium chloride. Tapos, hanggang sa wala ka ng madissolve. So, nag-prep na din ako ng saturated salt solution. Ayan. So, nag-prep ako ng saturated. So, makikita nyo yan. Ayan, halo ka ng halo, pero may solid pa rin siya sa ilalim. So, halos wala nang nadidissolve. So, yun yung saturated solution. Okay, so, hahalo na natin ngayon yung... I-weigh ko na ngayon yung SLS gel natin. So, mag-gloves lang ako. Okay. So, ang kailangan kong SLS gel ay 39 grams. So, konti lang, ano. Maganda. Idediretso ko na. Idediretso ko na siya sa water. Ano? There. Dahil konti lang naman yung kailangan natin. So, wait lang doon sa mga ano. Yan. 39 grams. Okay? So, habang tinutunaw natin yan, yan, lalagyan na din natin ng degreaser. So, sa degreaser ay kailangan natin ng 4 grams lang. So, pwede nyo na yan paghalu-haluin bago nyo haluin ang tunaw. Ano? Wait lang dun sa mga... So, kailangan natin ng mga 4 grams lang, sorry, na degreaser. Ayan. So, konting-konti lang. Ayan, 4 grams. Tapos, kailangan natin ng needle na 34. So, tear ko ulit. 0. Tapos, tear. So, pwede nyo na yung paghalu-haluin. Thirty-four.
Tapos, ano pa? Foam booster. So, kailangan ko daw ng foam booster na 19 grams. So nakita nyo, pinaghalo-halo ko siya. So, pag nandiyan na yung mga ingredients nyo, pwede nyo na yung haluin dahan-dahan. Okay. Pwede nyo yung hayaan magdamag. Okay, so kapag tunaw na lahat, let's say, kunyari, ano, no, madami kayong ginawa, tapos kinabukasan na. So dito, mag-a-add na tayo ngayon ng, ano nang next. So meron na tayong foam booster. Yan. Antibacterial na. So dito, dadrops ko lang yung ano. Dahil konti lang to eh. Ilan ba yun? 0.28 lang. Siguro yun. So, kung gusto niyo i-account, pwede kayong gumamit ng ano, ng maliit na weighing scale. So, 0.28. So, kung magpo-formulate kayo ng maliitan pa lang, bili kayo nitong ano, itong bili kayo nitong ano, maliit na weighing scale. So, meron pang natitira. Haluhaluin pa natin ano. So nilagyan ko na siya ng preservative scent. So lalagay ko ng scent. So, ang scent natin is oil. Yan siya. Calamansi scent. Yan. So, ilan nakalagay natin? So, as desired lang din to, no? But for this one is 0.28 din. So, tear ko. Sobra. Naging 0.35. So, kukunin ko siya ulit, no? With soap. So, ganun, halo-halo lang. Actually, madaling isa ito sa mga pinakamadaling gawin, ano. Yung iba lang, kaya nagkakamali, dahil, kaya nagiging low quality, dahil hindi nila tinitimbang. Tapos, syempre, yung iba umaasa lang sa kit, ano. So, kung ano lang yung instruction sa kit, yun lang. So, which is yung iba naman, hindi naman tinatakil yung ano doon, yung chemistry noon, paano nagre-react yung mga bagay-bagay, paano nagdi-dissolve. Okay. So, lalagyan na natin ngayon siya ng colorant. So, ito as desired lang, ano, so, titingnan lang natin. Dahan-dahan lang tayo papatak. Ayan. So drops lang, wag nyo ding uubusin. So pag nag-add tayo ng salt dito, medyo ano, tawag dyan,
iba sa camera. Anyway. Iba siya sa camera, guys. So, yung green ko dito, medyo yellowish siya sa camera. Anyway. So, ang colorant is as desired. So, okay na, no? So, ready na tayo ngayon. Kapag naka-add na kayo ng colorant, anti-back, yung tatlo na yan, tsaka scent, ayan, medyo mabango na. Tapos, tunaw na siya lahat. Okay. BKC is yes. BKC is benzyl conjugate. Can you use NP? I think it's less. Okay. So, yan. Tunaw na siya. So, dito, ready na tayong mag-add ng salt solution natin. Okay, so kita nyo, ano, no? Lusaw na lusaw pa yan. Ayan, lusaw. Talagang tumutulo. Ayan. So, lagay ko na, tanggalin ko na yung, ano. So, eto na yung final mixing natin. So, ito na yung ano, saturated salt solution natin. Actually, may solid pa siya sa ano, no? Sa ilalim. So, yan ang ibig sabihin, saturated, wala ka nang matunaw. Okay, so, mag-end na rin tayo ng in a few minutes. So, mag-a-add na tayo ng salt solution. So, dahan-dahan lang, no? Para maiwasan mo yung pag-bubbles. So, ang kagandahan lang kapag naka-dissolve na siya, mas mabilis siyang mag-mix. Unlike sa yung nakikita niyo sa ano, sa mga kit. Solid yung ina-add nyo. Ayan. Nag-change na yung kanyang lapot. So, dahan-dahan na lang ang mixing dito. Kita nyo, hindi ko pa siya nauubos. So, kung nakukulangan pa kayo sa kulay niya, although for me, it's okay na, ano. So, mamaya, i-change natin ang camera para makita niya. So, hindi ko siya naubos. So, siguro mga 70, mga 80% lang nung tinimpla kong solution. Okay. So, hindi yan, yung salt ha, hindi yan inuubos. Yung nasa kit nyo, usually sobra yan. Okay. So, kaya kapag hindi maayos yung ano nyo, yung timbangan. Ayan, ganda na. So, may natira pa akong konti. Mga 50 pa nga. 50 mL. Ganda. So sa kulay lang dito sa ano no sa camera natin. But this is like mamaya i-ano natin. Green. Lalagay ko sa ano. Ay sorry.
Bigay ko sa Joy. Tuloy, ang ganda niya. So, meron na kaming dishwashing. Actually, ubus na talaga yung dishwashing ko, kaya nag-prepare ako ng dishwashing. Kita nyo kung gaano kalapot. Ops, sobra. So, ilagay ko doon sa isang camera. Ano? Sa... Wait, stop. Ayan. See? Joy show. Okay? So, nakagawa tayo ng ano, dishwashing. So, gusto nyo pa ba matry? Okay, so try natin. Question before we end our ano? Actually, kung maganda yung pagkagawa nyo kahit wala ng curing ano, but basically ano, bago nyo isalin, i-overnight nyo. So kung gusto nyo ma-test ang ano, stability, palipasin nyo mga isang linggo. Kasi may mga ganun nga nangyayari. Nagiging ano, lumulusaw. Okay, so try natin kung mabula. Sang patak kayang sang katutak daw. Grabe, sobrang bula. So, pwede. Pwede siya. Thank you. Thank you for watching. Pwede na, ano. Pwede nang mag-leave. Isa-isa. Hindi ko muna ano. Let's